nagsampanga ng kontrademanda ang laban sa mag-inang Carol Araulio at Atom Araulio, ang dating kadre ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey Ka-Eric Celis. Narito si ang balita ni Jason, actually live na magbabalita si Jason Rubrico. Gandang umaga, Jason. Franco, Doc Lorraine, kapartner Ina, at sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon sa Laban Kasama ang Bayan. Magandang umaga sa inyong lahat at nandito nga tayo sa Quezon City, dito mismo sa Hall of Justice kung saan tumungo ang ating kasamahan sa Laban Kasamang Bayan. Walang iba kundi si Jeffrey Ka-Eric Celis upang maghain ng counter charges laban sa mag-inang Atom and Carol Araulio. Ka-Eric, magandang umaga. Live tayo dito sa Laban Kasama ang Bayan. At yun nga, ibibigay ko na yung unang tanong. With the filing of charges against Atom and Carol, ano po ang nililook forward po natin? Ano ang inaasahan natin? Ay, magandang umaga sa mga supporters ng Laban Kasamang Bayan. Good morning kay Pastor, kay Buloy Sir. Good morning. At sa aking mga kasamahan, thank you Jason ha, for coming over dito sa Hall of Justice sa Quezon City. Kay Ma'am Lorraine, kay Miss Ina at kay Brother Franco. Napakahalaga po, very historic ang pagkakataon na ito sapagkat ngayong umaga po ay ating isinampa at inilahad sa korte dito sa Branch 105 and Branch 306 ng Regional Trial Court ng Quezon City ang ating kontrademanda ng damages of 2.5 million pesos laban sa mag-inang Atom at Carol Araulio sa kanilang paggamit ng mga batas natin para pigilan ang aking konstitusyonal na karapatan na magpahayag bilang isang mamamahayag at pigilan ang aking karapatan bilang isang mamamayan sa tinatawag na freedom of expression and freedom of speech. Pangalawa, nandito po tayo upang ibigay ang sagot natin sa gulpi di gulat at walang saysay na pananakot at harassment case ni Carol Araulio at ni Atom Araulio na nagsampa ng kaso laban sa akin at kay Ma'am Lorraine Badoy ng civil case. At ang layunan naman nito ay para i-comply nila ang order ng Communist Party of the Philippine Central Committee na iharas, takutin at bulabugin ang mga individual at grupo. Kagaya po ni Ma'am Lorraine, ako, si Ka-Eric, ang mga nasa SMNI sa Laban Kasamang Bayan, and including po ang Pangulong Duterte, the former president, tinatakot nila, inaharas, binabastos. At sa pamamagitan ng mga gawa-gawang gulpi di gulat na kaso ni Franz Castro na operatiba ng CPP-NPA-NDF. Yun pong malinaw na kung bakit nandito tayo para sumagot batay sa katotohanan. Number three, magiging interesting po itong pagkakaroon ng pagtitipo namin kasama ko sa aking likuran ang mga leaders na nagkakaisang samahan ng mga mahihirap para sa bayan at kapayapaan, Hugpong Obrero at ang Liga ng Mga Magulang o League of Parents of the Philippines. Nandito sila ngayon, mga leaders nila ay sumama dito upang ihayag ang katotohanan, ipakita ang karanasan at sabihin ang direktang mga testimonya na si Carol Araulio ay totoong bahagi at nagiging bahagi ng CPP-NPA-NDF sa pagwasak ng ating bayan. Hindi po kami mapipigilan sa pagsisiwalat ng ganyang katotohanan. At pangalawa, yung kanyang anak na si Atom Araulio ay bahagi din sa isang bandang panahon. At ngayon ay media na bahagi din ng suporta para sa CPP-NPA-NDF. Very interesting po ito, mga kababayan, Ma'am Lorraine, Miss Ina and Brother Franco, Brother Jason, sapagkat kapag nagkaroon ng full trial in court, handa po kaming bitbitin dito ang mga ebidensya at mga testigo at testimonya na maglalahad kung gaano kalalim ang involvement ni Carol Araulio at ng possibility ng paglalahad na rin ng involvement ng kanyang anak na si Atom Araulio na nagpapakilalang media pero sa totoo lang konektado silang mag-ina sa CPP-NPA-NDF at ang liderato ng Communist Party sa Urban Operations, walang iba, isa dyan si Carol Araulio. Ed Balino, Ka-Eric, yung sinabi ni Attorney Mark kanina na mahihirapan ang kampo ng mag-inang Araulio na magpakita ng ebidensya versus po sa inyo na may personal knowledge at personal na karanasan na kasama sila. Exactly. Sapagkat ang kanilang pinagbabatayan ay Civil Code, Article 19, 20, and 21. Ang ating depensa ay saligang batas, the highest law of the land. Number two,
kailangan i-prove ni Carol at ni Atom Araulio na ang ginagawa namin ni Ma'am Lorraine natin sa laban kasamang bayan ni Ka-Eric ay in bad faith. Mahirap i-prove yun sapagkat under the law, ang lahat ng akto ng isang tao at individual na ginagarantiya ng kanyang karapatan sa konstitusyon is presumed being conducted with good faith. So to prove bad faith, kailangan clear and convincing evidence. Anong bad faith ang advokasya namin ni Ma'am Lorraine at ng laban kasamang bayan at ng SMNI is to defend democracy, promote peace, and uphold our national security against all forces that destroy our country, especially yung mga grupo at organisasyon at individual na involved sa CPP, NPA, NDF. That cannot be relegated as an item of bad faith, but that is an advocacy. So good faith yun. Sapagkat ipinagtatanggol namin ni Ma'am Lorraine at ng laban kasamang bayan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa laban sa terorismo ng CPP, NPA, NDF. And kubaka kay Eric, they're fighting a losing case. Exactly. They're fighting a losing cause, a losing case. At the same time, tama yung binanggit ni Ma'am Lorraine, papansin ito, propaganda agitation ito, para lumabas na parang may puwersa pa sila. Para yung mga grupo na nanaiwan pa sa kanila, yung remnants nila, ay hindi mawagtang at hindi mawala. At pangalawa, makapagpapatuloy yung kanilang panloloko. Recruitment pa rin ito. At ang nagkamali sila, sapagkat ang age of information dumating na. Ang kamulatan at kamalayan ng mamamayang Pilipino tumaas na. Ang paglaganap ng ganitong platform like Laban Kasamang Bayan at SMNI ay hindi na mapipigilan ng pananakot, gulpi di gulat at mga terorismo ng CPP, NPA, NDF. Eh handa nga kami magpakamatay dito eh. Kasama ng aming mga pamilya at kasama, handa namin ipagtanggol ang Republika ng Pilipinas. So anuman ang kaso ni Carol Araulio at ni Atom Araulio, ang patutunguhan niyan, basurahan ng kasaysayan. Sapagkat dudurugin yan ng testimonya ng karanasan at personal na kaalaman at direktang involvement namin sa CPP, NPA, NDF na alam namin ang katotohanan na sila ay bahagi ng CPP, NPA, NDF. At ang isang malinaw rin dito, ka-Eric, Doc Lorraine, Ina Franco, eh kahit sino pa man yan na magpa-file ng kaso ay hindi ito makakasupil, makakapigil sa atin na ilahad yung katotohanan tungkol nga dito sa CPP, NPA, NDF. Exactly, yun ang mission order ni Pastor Kiboloy. We will never bend down our resolve and strength to fight evil in the pressure of evil. Ibig sabihin, hindi tayo magpapapressure sa gawa-gawang kaso, harassment, pananakot, terorismo, o kaya golpe di gulat na mga kaso na ang purpose ay magpropaganda. We will be more than resolute enough. We will be more strong and we will be more formidable as a team dito sa Laban Kasamang Bayan. Abangan nyo po ang kaabang-abang na patutunguhan ng kasong ito. Pag nag-full trial in court, talagang malalahad at malalantad ang mga katotohanan sa likod ng buhay ni Carol Araulio at ng anak niyang si Atom Araulio at kasama na si Franz Castro, ang mga nalalabing mga rogue elements ng CPP, NPA, NDF. Pag sinabing rogue elements, yung mga natitirang mga rebuilding lagalag sa lungsod. May rebuilding lagalag na NPA sa Kanayunan, may rebuilding lagalag sa kalunsuran yan, sila Carol Araulio, at plastiti si Franz Castro, si Raul Manuel, at si Arlene Brosas, at yan ang pinapalakpakan ni Atom Araulio. Ang grupo ng mga rebuilding lagalag ng CPP, NPA, NDF na naiiwan na sa basurahan ng kasaysayan habang umuusad ang pag-unlad ng mamamayan sa kanyang kamalayan, dudurugin sila ng katarungan ng mamamayan. Ka-Eric, baka may karagdagang katanungan sila kapartner Ina, Franco, at Doc Lorraine? Yes, Jason na Ka-Eric, bago kami magbigay ng aming mga katanungan kay Ka-Eric, syempre solid po ang ating team ngayon dahil makakasama rin po natin ngayong umaga. Dito po, kapartner po natin na si former USEC Joel C. Egcon, Director 4 ng National Security Council, Head ng NTFL-CAC Media Bureau and Integrated Communications Operations Center. Magandang umaga, Yusek. Magbati po muna. Yes, oh, magandang umaga. And talaga na-miss ko kayo, no? Franco, Ina, and of course, Dr. Lorraine, Yusek Lorraine. Of course, Ka-Eric, no? Good luck sa inyo dyan. Napakaganda ng mga tinuran ni Ka-Eric dyan, no? Mm-hmm. Mamaya, pag-uusapan natin lengthily. Yeah. At payag natin kung ano yung ating mga saloobin dyan sa pangyayari na yan. Yung pag-file ng counter-charge ng grupo ni Ka-Eric, no? Laban doon sa mga Araulio. Yes. And of course, thank you. Yeah. Of course, kay Pastor Kiboloy. Thank you very much. Okay. I have a question. Go ahead, Jason, may tanong ako kay Eric. No, Eric, being on the receiving yes, end, no, being on
I've been on the receiving end of all these cases, nuisance cases filed by the CPP, NPA, NDF na alam nila, hindi sila mananalo. Alam nila yan. So, katulad nung sinabi mo, di ba, ginagawa lang nila yan para sa propaganda. Propaganda, recruitment, di ba, fundraising, para tuloy-tuloy yung operasyon nila. And even what they're doing now to President Duterte, di ba? So, but with you, no, bilang dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, Eric, mas i-explain mo pa sa amin. Kasi itong ginagawa nila Carol Aurelio at Atom Aurelio ng CPP, NPA, NDF, ay template yan, di ba? Template yan. Pero itong ginawa mo ngayon, bago yan. Bago yan. Ngayon lang natin makikita ngayon, and I hope that it prospers at mas marami pa uulanan natin ng kaso itong komunistang teroristang organisasyon na ito. So could you run us by this whole thing, no? Ano yung template na ito, kung bakit nila ginawa yan, at ano yung inang implikasyon nitong ginawa mo? Thank you. Yes, maraming salamat Ma'am Lorraine. Maraming salamat Yusik Joel and Miss Ina and Brother Franco. Tama po kayo Ma'am Lorraine. Una, ang paggamit ng batas para ihambalos sa Estado o sa gobyerno, kagaya ng pag-file ng mga kaso, yan po ay programa na tinatawag ng CPP, NPA, NDF na Revolutionary Dual Tactics or yung Doble Cara. Gagamitin nila ang batas para iharas ang gobyerno at ang gobyerno pa mismo ang magiging defensive. Exactly, yun ang gusto nila mangyari sa atin, Ma'am Lorraine. NDFL-CAC pa po kayo, kayo ni General Parlade. Yes, ma'am. Eric, maari bang isama mo din dyan yung media, yung role ng media? Okay? Okay, thank you. Yes, thank you, ma'am. No. Correct po kayo. Gagamitin ng korte, gagamitin ang mga legal na mga provision ng batas para iharas ang gobyerno, lalo na mga malalakas na officials ng gobyerno like si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, ang NTFL-CAC, tayo, ng mga individuals na kasama at katuwang ng pamahalaan sa paglaban sa terorismo ng CPP, NPA, NDF. Gagamitin nilang batas. Magpa-file ng kaso na alam natin, Ma'am Lorraine, hindi naman mag-prosper. Number two, sa pag-file ng kaso at sa pag-file ng mga legal na mga atake sa gobyerno, gagamitin nilang media. Kaya nga kanina, as early as 7:30, nandito na ang kanila mga contact sa media nila, yung mga kudaw nila, yung bulatlat.com, nandito na kanina. At pati na ang mga media ay doon nagdumog kay Franz Castro. Exactly, sapagkat kailangan nila ng media support para sa propaganda. Number three, kailangan po nila, ma'am, ang itong legal operations and attack against the government para magkaroon ng tinatawag na pag-distract, no? Pag-bulabog sa concentration and focus ng government natin doon sa kanilang mga ginagawa. Kaya ngayong umaga, full force po dito yung NUPL. Yung grupo ng National Union of Patakas Lawyers, karapatan, bayan muna, sa kanilang pag-file ng kaso laban kay former President Duterte. At may hakot silang mga media nila at iba pang mga kaalyado nilang network sa media. Samantalang tayo ay sarili natin, SMNI lang, at saka yung ibang mga volunteer na mga independent digital media broadcaster na tinatawag na vloggers, nag-drop by dito. Pero tayo at ang portion kanina kay Attorney Mark Tolentino, nandito yung GMA, pero pagsalita ko, malis na sila sapagkat hindi nila gustong marinig yung pahayag ng mga kagaya natin, Ma'am Lorraine. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, gaano kahalaga sa CPP, NPA, NDF ang mga legal offensives na ito upang sila ay mag-survive at makarecover? Napakahalaga po ito, ma'am, sapagkat they will assert their legitimacy in the legal spectrum, pretending that they are only fighting for the democracy and human rights, pero actually they are building underground and armed operations in favor of the CPP, NPA, NDF. Yun ang gusto nilang pagtakpan at itago, Ma'am Lorraine. One last follow-up, Eric. So, napakahalaga dito ng media component, di ba? Ng media component. Maari ba bang ikwento kung bakit napakahalaga ng media component na yan? Kunyari, walang nagpunta dyan at nag-file ng kaso itong si Franz Castro. Ano ang mangyayari? Iiyak po sila, Ma'am Lorraine. At saka pati Eric, di ba naalala mo, nung nag-file sila ng case sa atin, full force yung media, di ba? Pero ano yung mangyayari kung hindi nagpunta ang media? Ano yung role ng media dito sa goals ng CPP, NPA, NDF? Ang media is the extension of propaganda value and propaganda machinery. Ibig sabihin, without the media, mainstream media covering
itong gimmick ng CPP, NPA, NDF ay magiging walang saysay ang purpose of propaganda. Kaya kailangan nilang i-agitate, kailangan nilang i-network, kailangan nilang i-alliance ang mainstream corporate media sapagkat ito ang nagbibigay ng amplification, pagpapalakas ng kanilang propaganda. Pag wala ang media coverage sa mga rally nila, sa kanilang mga barikada, welga, at mga protesta at mga pag-file ng kaso, magiging mawawala po ang propaganda and political value ng kanilang ginagawa na pag-atake sa gobyerno at mga pwersa ng gobyerno. Kaya po napakahalaga ng role ng media sapagkat sila po ang nagbibigay hindi lamang ng legitimacy or semblance of legitimacy sa propaganda ng CPP, NPA, NDF. Ang media mismo ang nagsisilbing amplifier, tagapagtambol ng mensahe ng CPP, NPA, NDF. Yun po ang dahilan na kung wala ang media, hindi natin mapapansin na mag-lamierda dito si Tony Labinia, si Teddy Casino, at si Franz Castro kung hindi sila i-cover ng media. Exactly the purpose at kung bakit ba bago sila mag-file, mayroon pa silang pa-media conference at mayroon pa silang pagtitipon ngayon sa isang pribadong establishment for a press conference. Oh, Kyrie? Oo. Joel? Hindi ka ba parang ano eh, kasuspe-suspecha yung sinabayan yung pagpa-file mo, no? In fact, una kong nalaman niya kahapon yung ikaw magpa-file eh. Tapos eventually, no, toward the evening, aba, meron din palang magpa-file kayo. Sinabayan ka talaga eh. Takot sila sa'yo, Eric. Kumbaga, hindi ko sabihin, ako, tayo, media man tayo for the longest time. So ito, parang sapaw to eh. Imaginin mo, di ba? Agaw atensyon, kumbaga. Tama po kayo, Yusik Joel. I agree with your observation ninyo ni Ma'am Lorraine at ng kasama natin yan ni Miss Ina at ni Brother Franco. Maniobra ito, sapaw ito, para hatakin palayo sa ganitong kahalagang historic moment ng pag-countercharge natin sa mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. And what more could be more attractive than ka, Eric, kung hindi ang pag-file ng kaso kay Pangulong Duterte na gawa-gawa at golpe de gulat. Of course, the value of media attention and the value of news will be higher kapag ang kanilang ginulat at hinaharas ay isang Rodrigo Duterte. Tama po kayo, Yusik Joel, taktika yon. However, may SMNI tayo. Correct. May laban kasamang bayan tayo. May Brother Jason Robrico tayo, may mga independent digital bloggers tayo, at mayroon tayong mga kasama dyan na hindi nila mapipigilan, lalabas ang balitang ito. At hindi nila mapipigilan pag nag-full court trial, malalantad talaga. Tama. Kung sino at ano talaga ang pagkatao ni Carol Araulio at ni Atom Araulio at ng mga grupo nila, pati si Franz Castro, ay ilalahad natin ang katotohanan doon sa loob ng korte at ang media ay mapipilitang i-cover ito. Yusik Joel, tama po kayo. Those are desperate maneuver, yung sapawan yung ating pag-file ng countercharge at reply laban sa magnanay na Atom at Carol Araulio. Oo, ayan, nabanggit ko nga kay Yusik Lorraine yes, kanina. Yes, tama po kayo, Jason. Makasama natin dito na... Siguro, dapat pasalamatan pa nga natin sila sa pag-file ng ganyang kaso eh. Alam mo, once na tama yung sinasabi ni Ka-Eric, no? Yusek Lorraine, Ina, and Franco, magiging ano yun, part ng official court records, lahat ng sasabihin ng mga testimonya ng mga ilalabas na ng mga witnesses, of course, nila Ka-Eric dyan. So, sinimulan nila, tatapusin ni Ka-Eric. Ka-Eric, paano lang? sige, Ina, you first. Si Ka-Eric kasi susugan ko na, nasabi mo na ito nga, no, sinasapawan, talagang sinadya nila ito. At syempre, ang kakasuhan pa nito ni Franz Castro, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Talaga si dating Pangulong Duterte yung kanyang gustong kasuhan at sirain. Eh, tingin mo ba, may puntos pa ba itong si Franz Castro, itong mga kongresista sa ating ano kongreso, meron pa ba silang talagang maibubuga diyan? Ano ang nakikita mo dito? Baka mag-backfire lang dito sa kanila tulad ng nasasabi natin dito. Exactly, Miss Ina. Ito po ay golpe de gulat at mga pangaharas laban sa former president Rodrigo Duterte, who happens to be not only very popular but very strong advocate of good governance and advocate of the fight to end terrorism of the CPP, NPA, NDF. Kaya siya napupuruan eh ng CPP, NPA, NDF urban operatives kagaya sa anak niya ni si Vice President Sara Duterte. Tama kayo, Miss Ina, walang legal na saysay ito kasi ibabasura lang talaga ito. Eh paano mo sasabihin na grave threat yung binabanggit ni Pangulong Duterte? Eh
batay yun sa kanyang karapatan na magpahayag at walang aktwal na pag-commit ng anumang akto ng krimen, kundi pagpahayag ng kanyang saloobin. Alam naman ito ng CPP and PND, pero para mapag-usapan sila, mapansin sila, at masapawan yung ating karapatan dito sa pag-file ng kaso laban sa kanila sa korte, itinayming nila na gawin itong golpe de gulat at very cheap script na mag-file ng kaso laban kay Pangulong Duterte. At full force sila dito, ha? Dito na dapat imbisigahan to nila Speaker Martin Romualdez at ng COA ang extraordinary fund. Malamang ito yung pinanghakot nila ng mga rallyista. Yeah. At itong pinanghakot, may mga juice dito kanina, may mga hamburger, at may mga ang daming boiled egg na nagkalat dito kanina, maaga pa. At may mga, si Teddy Casino, maraming bit-bit na mga food packs. So, at sila Franz Castro. Dito siguro napupunta ang extraordinary fund. Wow. Na hindi ino-audit, ginagamit sa pagpaparali kontra sa gobyerno. Yes, ma'am. Sigurado. Eric, may tanong ako. So yung kasi ito na yung we've already intuited it, di ba? Alam naman natin na ang magpapabagsak sa CPP, NPA, NDF at this stage, no, ng laban natin ay yung legal battles, di ba? At noon pa natin sinabi na dapat nagpa-file tayo ng case dito sa mga komunistang teroristang ito. And you started the ball rolling, di ba? Bakit, Eric, na ngayon lang ito ginagawa? Bakit dati tayo ang inuulanan nito mga komunistang terorista, ang lalakas ng loob na sila pa nagpa-file ng charges sa atin? Anong nangyari sa gobyerno at sa Pilipinas na tayo ang tumatahimik noon at itong mga CPP, mga teroristang ito, sila pa ang may lakas ng loob na mag-file ng mga charges sa atin? Yes, ma'am, tama po kayo. Nagising na po ang mamamayan. Malakas po ang inspirasyon natin mula sa mamamayan. At we are thankful also sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kina General Anyo, Secretary Anyo, Secretary Esperon, sila Secretary, sina Executive Director Jun Torres, Ma'am Lorraine, sapagkat, and Justice Angie Miranda, and Justice Karen Ong, sapagkat ang NTAPLCAC po are also giving us advice on what to do and how to do this. And we're also thankful for moral crusader lawyers like Attorney Mark Tolentino, who is also an anchor for legal program ng SMNI. Attorney Mark Tolentino, saludo kami. And Legal Cooperation Cluster, support and guidance nila Justice Angie Miranda, saludo kami. Sa tanong mo, Ma'am Lorraine, bakit ngayon lang natin ito ginagawa? Oo nga eh. Bakit ngayon lang natin ito napag-isipan? Matagal na dapat ito na ang batas at ang katarungan, gobyerno dapat ang naghahambalos laban sa mga kalaban ng mamamayan, hindi yung baliktad. Yung kalaban ng mamamayan, yung gumagamit ng batas laban sa mamamayan at laban sa gobyerno. Ma'am, dapat this will be a whistle signal. Ito na dapat ang signal that the Anti-Terrorism Council and the Anti-Money Laundering Council, the CIDG, and the Department of Justice will conduct motu proprio investigation on involvement to finance terrorism, sponsor and abet terrorism dito sa mga party list ng CPP, NPA, NDF, Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Brosas, at tanggalan sila ng pondo at tanggalan sila ng pwesto sa Kongreso by way of their direct involvement or indirect participation in financing of terrorism. And that can only be done by the government. We will support them. Kung hindi pa yun enough, next week, ma'am, after the holiday, gagawin natin ito nila Yusik, Joel, Eko, ikaw, ako, Miss Ina at Brother Franco, at ng mamamayang Pilipino. Nanawagan na kagabi si Pangulong Duterte. Let the good citizens of this republic stand to defend our government and defend our country not only against corruption but also against terrorism by using the full force of the law against those who destroy our country and our people like the CPP, NPA, NDF. And it must come to them very strongly the way we are delivering the message right now. Eric, one last follow-up question. Paano minaniobra ng CPP, NPA, NDF ang legal environment ng Pilipinas para sila ang nagagawa nila yung mga skandalo na nagagawa nila sa gobyerno at sa Pilipino, at paano nila pinatahimik, for instance, citizens like Mrs. Vilma Absalon dahil sa takot, paano nila ginawa yan? Yes, ang tinatawag natin na message of terror, that when you go against the CPP, NPA, and they papatayin kanila, iharas kanila, may armado sila, may NPA sila, may sparrow operation sila, i-assassinate kanila. Judges, lawyers, prosecutors, government officials, mayors, governors,
congressmen and even senators, natatakot sa kanila dahil may NPA sila. That is true. But those were the stories of yesterday. Yes. Nang wala pa ang NTPLK at hindi pa mulat ang mamamayan. Pangalawa, nagagamit nila ang batas sapagkat hindi sila binabangga ng gobyerno noon. Hinahayaan sila, pinababayaan sila. At mayroon sila mga abogado na kinreate talaga para lang gawin ang batas, atawin ang batas laban sa gobyerno. But this time around, we have the Legal Cooperation Cluster. We have the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. And we have a people that are already enlightened. And we have already a seminary. At laban kasama ang bayan that will expose itong ginagawa nilang modus operandi sa paggamit ng legal and democratic system natin to the disadvantage of the government, to the advantage of CPP, NPA, NDF. Ang kaibahan ngayon, Ma'am Lorraine, kung bakit ngayon ito nangyari, mulat na po ang mamamayan. We have the people support behind us. And we have a government right now na natuto na sa karanasan at kasaysayan. Bagamat hindi perpekto ang kanyang pag-aral ng kasaysayan at karanasan, subalit natututo siya sa karanasan ng mamamayan kung paano harapin comprehensively, including in the legal arena, ang CPP, NPA, NDF. And that is what the message we are bringing here today sa Quezon City Hall, Hall of Justice. Yes. Buhay. Thank you. And ang akbang na ginawa ni Ka Eric. At yan, yes, at yan ang magiging isang halimbawa sa ating mga Pilipino na manindigan at tumayo laban sa CPP, NPA, NDF at kasama niyo po kami. Maraming salamat, Ka Eric. Mabuhay ka. Thank you. Thank you, Jason. Thank you.